na isa sa mga strange things sa universe, yung water at saka Earth's atmosphere, because it is very unique talaga sa dito sa inobserve natin na universe right now. And next slide, please. Magbibigay ako ng prize kung sino makakapagsabi sa akin kung saan galing yung water sa Earth. Meron ba kayong guest? Hindi pwedeng ano ah, H at saka dalawang H at saka isang O ah. Kasi yun yung sagot sa akin ng 8-year-old ko na anak eh. Sabi niya, dalawang H at saka isang O. Yeah, tama yun, H2O, di ba? Pero paano nagkaroon ng H2O sa Earth? Yan, inom kayo ng inom ng tubig, di niya na maalam kung saan galing. Painumin ko kaya kayo ng liquid nitrogen. O, sirit na. Sige, go. Where did water from the whole of this earth came from? Kung di niyo may tatanong, kasi what I do for a living is I manage a company na nagsisell ng mga ultra-pure na water. Ultra-pure means H2O na lang yung nasa water. Walang mga contamination. That's why I give lectures din about water, paano nagagawa, paano pinaprocess. So, yun. So, go tayo kung bakit. Kung saan galing. Tatlo yung best na theories, ha? So, try na lang isipin kung ano sa tatlo yung the best. Next. So, it came from daw the cooling down of the primordial world to the point where the outcast volatile components were held in an atmosphere of sufficient pressure for the stabilization and retention of liquid water. So, during daw ng formation ng bagong Earth, umabot daw tayo sa point na yung atmospheric pressure is suited enough para ma-stabilize daw yung liquid water. Ang pinaka-strange thing sa water actually is, it is the only compound in our world that exists in three natural states. Solid, liquid, gas. Nakikita natin lahat. Kasi meron tayong mga compounds na nag-exist lang in one or two states. Pero sa water, in three, nag-exist siya sa tatlong natural states. So yun yung pinaka-amazing thing. Kasi hindi nyo makikita yun talaga sa ibang planeta eh. Okay? So sabi nila, yung condensation ng mga, like yan, yung volcanic eruption, yung condensation nung sa atmosphere na merong part na carbon dioxide at saka water vapor, medyo nag-cool down siya at enough yun para ma-precipitate yung H2O into a liquid water. Okay, next slide please. Yung second theory is, next slide po. Ayun nga, resulted from volcanic eruption. So dalawa lang pala, sorry. Then the second one is from the comets. Pero kung imagine mo, kahit na 1,000 comets yung nag-landing sa Earth, tapos iniisip nila na yung ice core nun, yun yung natunaw para mabuo yung ocean. Kulang pa rin, di ba? So the best theory talaga is yung nasa una. Yung nag-condensate siya and then nag-precipitate from the primordial world natin na nag-stabilize yung mga temperature and then atmospheric pressure for it to form in three states. Okay? Next slide, please. So, aside from that, doon sa mga planets na binisit natin, actually, binisit yun ng mga probe ni Kepler, tayo lang yung may healthy na atmosphere na merong oxygen. So yung oxygen kasi is a good driver sa mga processes, mga natural processes ng life eh. Like oxidation and reduction. Kung wala yung oxygen, hindi tayo magkakaroon ng combustion, di ba? So, yun.
isa sa mga strange things sa universe. Next slide, please. Then life. So ito yung timeline ng life natin. Yan. So from the formation pa lang ng universe, na nag-assemble yung mga proton, neutron, tapos yung nag-react siya sa, tapos yung nagkaroon ng mga activity sa star para makapag-produce ng heavier elements, tapos yung nakapag-produce ng heavier elements, nagkaroon tayo ng chance na makaform ng mga simple na nucleotides, tapos yung naging protein and all. So yung area na yon falls under the prebiotic chemistry. So this is what is amazing dito sa universe, is yung formation ng life. Kasi it's very rare naman kasi wala nga tayong mahanap ng mga ano eh, ng mga other life forms eh, no matter what we do. So meron nakuha pa ilan-ilan sa meteors dun sa meteorite na naglanding sa Australia, pero sabi nila possible daw na contamination na rin yun from the earth. Kaya medyo inaano pa nila yung Merchkinstone meteorite na yun, pinoprobe pa rin nila. But it's most likely na meron daw mga simple amino acid na nakuha dun sa meteorite na yun. Next slide, please. So sino ba yung nagsabi na life evolved in the oceans during the period when atmosphere was reducing, containing H2, H2O, ammonia, methane, carbon dioxide, but walang free oxygen? So ito si Oparin and Haldane. Actually, sila yung nag-assert na, na yung mga organic compounds na yun were synthesized from non-biological origin through the help of UV light. So ano yung UV light? Yun yung galing sa sun. So maybe kung wala talagang sun, wala rin mapoform na light dito sa atin eh. So next slide, please. Hindi nakita yung experiment eh. Alam niyo yung Mueller-Urey experiment wherein gumawa siya ng setup, tapos nilagay niya yung mga compounds na sinasabi na yung mga first elements ng formation ng universe, yung may carbon, may konting phosphorus, may nitrogen, tapos tinry nilang lagyan ng mga signals or electric signals, like parang sinasimulate nila yung lightning, nakaform yun ng simple amino acid. Yun yung Mueller-Urey experiment. So hindi lang nasama dun sa slide yun. So it means na like, given the favorable condition na ganun, makakaform nga ng amino acid. Basta tama yung combination, tapos tama yung conditions. Like, merong triggering factors, like nga yung UV light. So, ano pa yung isang amazing na or strange thing dito sa universe? So, next slide, please. Siyempre, tayo, yon. So, kasi tayo pa lang so far yung nakikita natin na intelligent being dito sa universe. Pero for all we know, baka naman ayaw lang nila magpakita sa atin, di ba? So, isipin mo yun. Lalo, minsan, lumanding na pala sila dito, tapos nakakausap pa ng Jejimon. Parang, sasabihin ng alien, ano ba yan? Is this Earth? Parang ganun. Pero, kidding aside, naniniwala ba kayo na hindi lang tayo alone? Siyempre, di ba? Kasi napaka-arrogant naman kung isipin natin na tayo lang talaga yun dito. It's just so happy na makalang hindi tayo at the same frequency sa kanila. So, I hope you enjoyed yung space appreciation natin. And meron ba kayong questions?